What's up, guys? So, today I'm going to discuss to you, since nagkaroon na kayo ng hint or nagkaroon na kayo ng idea regarding to this topic. So, this is what you call BPR or balance price range. Okay? So, let's go to the understanding of the balance price range. Okay? BPR stands for balance price range in the market. This is not your typical supply and demand zone kasi maraming tao nagsasabi wala siyang pinagkaiba sa supply and demand. Again, this is a very deep totally and different idea when it comes to the supply and demand. Okay, malayo siya sa supply and demand. Okay, hindi siya parehas ng candlestick when it comes to supply and demand. Okay, so this is not your typical supply and demand zone. Okay, so this is called balance price range. Okay, so now I will give you some example here, or since pag pumunta tayo dun sa mentoring program natin, which is dito sa Google Drive natin, guys, importante, guys, na dapat nagkaroon kayo ng idea dito sa 21 video natin, which is the ICT BC and CB. So again, guys, kung hindi niyo na panood tong BC and CB, hindi niyo alam kung paano gamitin tong dalawang to, yung 21 and 22, then definitely, guys, may hirapan kayong ma-find out kung ano ba yung BPR, okay? So, yan, okay? Now, let's go to our notion. So, this is a sample illustration of balance price range, okay? So, ito daw yung itsura ng balance price range. Oh, okay, there you go. This is the example of balance price range. Okay, yan, okay? So now, Sir Kim, bakit ba tinatawag na balance? Okay? Bakit balance price range? So dami-dami nang pwedeng ipangalan, bakit balance price range? So ganito lang 'yan, okay? So let's say for example, when it comes to trading, let's say for example, ikaw naglalakad ka sa isang steep na lugar. Now, syempre, you need to maintain your balance in order na makatawid ka dun sa isang parte, 'di ba? Tama. So, let's say for example, naglalakad ka simula dito and napaka sikip nito and kasya lang isang paa, tama? So, kailangan mo i-keep yung balance mo in order for you to reach the end of it, okay? Now, anong magagawa nito or anong silbi nito when it comes to our trading? So, again, pag sinabi bang balance, let's say, for example, sa world of accounting, pag sinabi bang balance, tama na? Pag sinabi bang, okay na, balance na, okay na, nakuha ko na yung balance, okay na, nakuha ko na, balance na lahat. Is it the sign of okay na? Is it a sign of let's go or continue na tayo and move forward? Is that the sign of that one? Yes. Ulitin ko. Balance price range means okay na siya, balance na siya. Now, paano yon? Like, paano mo malalaman na balance na yung presyo? Diba? Paano mo malalaman na balance na yung presyo? Now, from the word balance, merong term na may kakambal yan na pangalan ay imbalance. Tama? Ang imbalance is yung clean traffic na malalaking candlestick and now, binabalikan. Same exact thing. Kung malaking candlestick to, malaking candlestick din niya babawiin. That is the term for balance. Balancing. Okay, balancing na tayo. Tapos na tayo dyan. Okay? Yun yun. Now, anong tawag natin dito sa mga malalaking candlestick na yan? Which is fair value gap or imbalance or BC and CB. Buy side imbalance and sell side inefficiency or sell side imbalance and buy side inefficiency. Tama? Nakakabulol, no? Pero anyways, ma-master nyo rin yan or makakapaan nyo rin yan by the end of the day. Okay? Yung term na yan. Okay? So now, in this case, pwede mo siyang sabihin na, okay, Sir Kim, this is your imbalance and this is my CB and BC. Correct. Okay? Yun yung tamang term. Okay? So in that case, ano sa tingin nyo yan? E tumataas yung price. Possible po ay balikan. Bakit? May balance eh. Now, pag nabalikan, pwede na mag-decide kung saan pupunta. Kasi nga, okay na, wala na akong nakakalimutan dito, okay na tayo, move forward. Ganun siya. Okay? That is the simple way for you to understand the imbalance, balance price range. Okay? Now, sige. Sir Kim, can you please give us another example for this one? So, tignan nyo. You need to perform the buy side and sell side liquidity. Marunong na kayo niyan. Okay? So, now, since you have the buy side and sell side liquidity, naka-annotate na, now, you need to see
a break of structure or a change of character beyond these zones. And now may makikita kayo mga ganitong klase movement. A big, huge candlestick causing a break of structure and the massive downside candle causing a change of character or a break of structure. Tama? Now, yung dalawang candlestick na malalaki na yan, you will consider that one as your what? Kung tama yung nasa isip mo, kung parehas tayo na nasa isip, which is what? Sell side imbalance and buy side inefficiency or CB and BC. So, itong malalaking candle na to is called BC and CB. Tama? BC and CB. Now, pag pinartneran mo silang dalawa, yung vicinity na itong isang to is nasasakop yung previous na volume imbalance or yung, yung imbalance na to, then that is a time na magkakaroon tayo ng tinatawag na BPR, okay? Balance price range, okay? Now, Sir Kim, paano po namin malalaman kung balance na po yan? The moment it went through, ulitin ko ha, the moment it went through, ibig sabihin basagin or umalis dito sa zones na tong dalawang to, ito and dito, the moment na umalis yung price. Now, ask yourself, nasan yun? Ito. Tama? The moment it went through, above or below, doesn't matter. The moment na umalis yan dyan sa BPR na yan, that is sa buy side imbalance or sell side deficiency na yan, or BC and CB, that is the time na matatawag nyo na to as BPR. Naiintindihan? This is what you call a balance price range. That is not your supply and demand zone, okay? Dito supply and demand zone, this is your BPR or balance price range. Now, Sir Kim, pag bumalik po ba ang presyo dito sa BPR na to, we can short position or long position? Correct. Now, ano nakalagay dito? Pakibasa? This become your brick wall price will respect this and will not open above this BPR. It means, yung BPR na yan, nagkakaroon dito guys ng parang sign of brick wall. BPR from ICT ha. Kay ICT na ito nang galing. BPR will cause you a lot of respect and this will stand for a brick wall. So, this will serve as your brick wall pala. Sorry. Okay, this will serve as your brick wall when it comes to the market movement. Ibig sabihin guys, magiging pader mo to and the price will not break through that level. It means, hindi lalabas dyan ang presyo. And that means, second, ibig sabihin, pwede ba tayo mag-position? Correct. Pwede kang mag-position inside that BPR. Naiintindihan? Now, Sir Kim, paano mag-position dyan? One tap lang ba? Okay na? Yes, possible. Pag tinusok yung BPR, okay na kayo mag-short. Stop loss will be the top or BPR. Or, pwede kayo maglagay ng Fibonacci to find the 50% equilibrium level. Again, 50% consequent encouragement is not a random place. That's not a random price. Naiintindihan? That's not a random price. Price. So, possible, doon kayo possible makapag-position na mas maganda. Pero, for me, the moment it went back to that brick wall or BPR, that is the time a good placing position for shorting. Naiintindihan? And target the sell side liquidity or buy side liquidity. It depends. Naiintindihan? Ganong kasimple gumamit ng BPR. Naiintindihan? It consists and it, you know, ito lang, ang dali makita na ito guys. Ang dali makita na ito. So in that case guys, I will give you an example dito sa ating Notion. Now, there are more example of this BPR. So sticking to one sample will make your life a mess. If you tried to trade this alone without any of the samples I need to put in here. Ibig sabihin guys, if ito lang ang titignan ninyo, for an example, para sa BPR, then aalis na kayo, then hindi nyo naaaralin kung anong BPR, basta nakita nyo ganito ko siya din drawing, okay na siya. Then definitely guys, your life will cost you a lot of fortune. Ibig sabihin, like, mauubos lahat ng pera ninyo kung gusto nyo i-trade ang BPR. Para lang dahil dito lang, nakita nyo lang sa akin na ginanto ko yung example, then definitely ititrade nyo na siya. No. Okay? Now, I will give you another example of PPR. So, I need you to take note. Okay? Notes for this balance price range. Balance price range is like a brick wall in the market. Nagkoko siya ng brick wall. Ibig sabihin, like pader. Gumagawa siya ng pader sa price. Nagkakaroon ng delivery, ng diversification when it comes to the price range. Ibig sabihin, hinaharangan niya yung price hanggang dun lang.
Okay? CB and BC or BC and CB is the most important to check and to master in this kind of you know, in this kind of strategy or in this kind of, you know, understanding the price balance price range. So kailangan niyo muna ma-master yung BC and CB. Again, napaka basic, that's a pair valley gap, okay? But it's just you're annotating where the bias and sell side of that pair valley gap, okay? So tingnan niyo. When the price leaves the BC and CB, okay? That is when you can safe to say that is now a balance or balance na po siya or balance na siya. Ulitin ko ha, hindi ibig sabihin na nagkaroon kayo ng BPR or balance price range or nagkaroon kayo ng malaking candlestick dito, it doesn't mean na balance na yung price. Ito yung madalas na nagkakamali maraming tao and madalas they fail to understand the balance or, you know, the term balance. Okay, balance na to, okay na, balance na lahat, or may equal high, equal low, equal, again, hindi mo masasabi yun not until na umalis siya doon. Not until na magkaroon ng separation dun sa price na yon. Ulitin ko ha, balance. Ibig sabihin, iniiwan na yon. Tapos na yun eh. Hindi na babalikan yon. And kung babalikan yon, for correction na lang yon. Pero again, balance na yon. Naintindihan? So, this is what you call balance. So, ibig sabihin, balance na to nung umalis yung price dito or dito sa zones na to. Okay? Ito yung nag-cause ng pagiging balance ng BPR. After the price is balanced, it will create like a brick wall and that is the place where you can place a position. Naiintindihan? Ibig sabihin, yun yung pinaka-perfect way for you to place a position. Naiintindihan? The BPR. Or fair value gap. Okay? Bahala kayo. Kung anong gusto nyo makita, kung ano nakita nyo dito, kung may pair valley gap kayo dito, pwede kayo mag-position ng first position doon and snap loss, syempre, above. And now, kung let's say for example, may pair valley gap ka rito, na-place mo yung position dyan, again, may harang na dito, guys. So, definitely, that's a shorting position na. Mabias for shorting na yun. Naintindihan? Pero kung gusto nyo naman, mag-position sa pair valley gap, okay lang, second position, pag bumalik sa BPR, goods na goods po yan. And now short the market. Now I will give you another example for you to understand. There you go. Market buy side liquidity, sell side liquidity creates a BC and CB. Now this became your brick wall. Okay, price will respect this and will not open above this BPR. Naintindihan? Now let's go to live action sample. Okay, so yun ay bullish. Ito ay bearish. So now let's take a look kung ano itsura nito sa real life. Okay? There you go. This is an example. This is what BPR looks like in live action. Okay? So in this case guys, in-annotate ko na may oops, there you go. Taken na yung buy side liquidity. Now tingnan natin. Nakita ko kasi na mayroong ganitong candle. So in that case, okay. Ano kaya ang ibig sabihin niyan, 'di ba? Again, ha, sabi ko sa inyo, consist of BC and CB. This is what you call BC and CB. Next. BC and CB, which is, nung umalis siya dyan, anong tawag dyan? BPR na. Nag-transform. Now, ano nakita ko? Fair value gap. Pero may BPR na kasama. So, in that case, guys, syempre, ako, as Sir Kim, pinaka the best for me to place a position on fair value gap. So, in that case, magpi-place ako ng position nung dumating siya sa fair value gap. So, I did wait. There you go. Pack. Short position. And now, there you go. Sell side liquidity taken. Now, Sir Kim, bakit hindi ka nag-position sa BPR? Pwede ka mag-position. Sinabi ko sa inyo, pwede mag-position sa BPR. It's just ginawa akong confirmation yung BPR na, okay, sige, masyashort to. Hindi kayang tumaas niyan. So, definitely, the fair value gap will do so. And now, for dissection, okay, now let's remove pair valley gap para mas malinaw sa inyo, tama? And now, kung sasabihin nyo, hindi nyo kayang i-position yung BPR, tingnan nyo itsura na ito. BPR is the best option for you to place a position. You don't need to wait for an opening above or below just to trade it because it's now balanced. Balanced na siya. It means that zone is now like a brick wall for the price to respect and stay in. One tap is enough for you to trade the BPR. Now, Sir Kim, parang mas malinaw to compare sa ano ah, sa breaker block. Correct. Tama ka dyan. Hindi ka nagkakamali.
hindi ka nagkakamali. Mas malinaw itong BPR and mas, you know, handy siya gamitin lalo na kung hindi ka marunong tumingin ng breaker block. Okay? Naintindihan? So, this is just my example of BPR. I hope naintindihan ninyo. It's just a 15 minutes video, long. Okay? Hindi pa rin ako tapos para i-annotate to, pero magkakaroon kayo ng copy na itong notion na to once na ma-finish ko na or once na matapos ko na lahat. Okay? It's just binibigay ko lang sa inyo yung advance nito or, you know, early access dito sa notion natin. Thank you so much for watching. Hope you're having a great day so far. Please review your BPR. Pwede na kayo magpasa ng assignment ninyo when it comes to BPR. Now, question. Sir Kim, ang BPR po ba nangyayari tuwing kailan? Oo nga no. Tuwing kailan? Again guys, nangyayari ang BPR during London and New York session. Pagpasok ng alas 8 hanggang alauna ng madaling araw and hanggang closing ng market, makikita nyo ang BPR. Okay? So, hope you all having a great day so far. Hope magamit nyo to and hope ma-review nyo to. Any time frame, makikita nyo to. Pero mas better on a lower time frame. Okay? So, mas better siya tingnan on a 5 minutes time frame. 15 minutes, hindi ko na mare-recommend since parang swing trade na yon. So, 5 minutes time frame will do so. Okay? Thank you so much. Hope you having a great day so far. Bye-bye. Peace out. Pass your assignment.